So ayun mga kapatid, para po sa lahat ng mga nagtatanong sa akin kung magkano nga ba ang collector value nito sa ngayon, yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Marami po akong natatanggap na mensahe mga kapatid about dito sa mga paper bills. At maraming nagtatanong kung magkano nga ba ang collector value nito. Bali, ang wala dito mga kapatid ay yung 1,000 na luma at yung 500 and then yung 200. So yun, antabay lang kayo mga kapatid. At syempre, ipapakita ko na rin sa inyo itong pinadala sa atin na barya. Ayan, tara. So ayan, buksan lang natin to para maipakita ko rin sa inyo guys kung ano yung mga klase ng coins na ating binibili. So ito yung isa, ayan, yung mga naka-blister pack na 5 peso coin, ang bagong bayani, ayan, napakaganda pag talaga naka-blister pack. So ayan, so yung mga circulated na ganito mga kapatid, napakarami nag-aalok sa akin, so hindi po ako buying ng mga circulated coins, lalong-lalo na yung mga common coins lamang mga kapatid. Ayan, so ito po yung piso. Ayan, 150 years, 1 peso commemorative coin ng Serizal. Ayan guys, napakagandang commemorative nito. Sinasama ito sa 1 peso BSP series. Pero yung mga naka-blister pack, ayan, ganyan lang siya kinokollect. Tinatabi lang namin yan mga kapatid. Yung isa na 1 peso na US Philippine coin. Ayan, 1907. Common year lang naman to mga kapatid. Pero collectible pa rin para sa amin mga kapatid. Baka meron kayo ng ganito, 1 peso US Philippine coin. Ayan, yung may agila sa likod. Ayan mga kapatid. So marami naman pong bumibili ng mga ganitong coins. Ayan, laging nakadepende sa kondisyon ng inyong barya yung collector value at kung gaano ka-rare o kaunti yung mintage ng inyong USP. So yun po yung mga malalaki ang collector value. Okay? So punta na tayo dito guys. Ayan. Explain ko lang sa inyo guys yung collector value ng bawat isa sa mga ito. So meron po tayong 200 din na buo at yung 1,500 na buo. So lahat po yan ay demonetized na, hindi na po yan pwedeng ibili sa tindahan at yung iba ay nakapagtago lamang din ng mga ganitong paper bills. Kaya hanggang sa ngayon ay meron pa rin talagang natitira. Kung magsimula tayo dito mga kapatid sa 10 peso. Ayan, kung mapapansin nyo mga kapatid, yung isa ay 1 head lamang at yung isa ay 2 heads. Ayan, bali ang magkasama dito ang ating bayani na si Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. At dito sa 1 head ay si Apolinario Mabini lamang. Okay, so ang value nito mga kapatid ay depende sa kondisyon ng inyong paper bills. Mapapansin nyo, ayan, pakita ko sa inyo, yan po ay uncirculated o talagang itinabi lamang. Ayan, hindi po siya nagamit masyado at hindi po gusot, yun po yung mga uncirculated. Okay, kapag ka-circulated na po, yung gusot na, lumang-luma na, hindi na po yan ganong kinokollect. Kapag gamit na po yung 10 peso nyo, circulated na, lumang-luma na, medyo may pilas na, wala na po yan collector value. Kapag uncirculated, pwedeng bilhin sa inyo ng 50 pesos to 100 pesos. Okay? 50 pesos to 100 pesos kapag uncirculated. O yung crispy pa, mga kapatid. Ayan. Pero hindi po yan kasi ganong binibili talaga ng ating mga collector kung yan ay common lamang. Itinatawag din po kasi tayong star note mga kapatid.
Yung pong star note ay yung ganito, yung katulad nito, mga kapatid. Ayan. Kung mapapansin nyo dyan, sa 20 peso na yan, yan po ay star note kung tawagin. Yung may asterisk sa kanyang serial number, yan po yung star note kung tawagin. So yung mga ganito, kadalasan din kinokollect ng ating mga collector ng bank notes. Ayan. Star note po ang tawag dyan at pwedeng bilhin yan sa inyo ng 100, mga ganon, 150, pataas. Depende pa rin yan sa condition ng inyo 20 peso bank notes nyo. Pero yung mga hindi star note, kagaya nito, ayan, kapag ganyan, hindi na star note, mga kapatid, tapos ay circulated pa, di na po yan binibili ng ating mga collector. So, iba't iba po yung ating mga collector ng bank notes, mga kapatid. Kaya kung meron po kayo, i-check nyo pong mabuti, baka meron pong yung may tatak dito. Ayan. Yung may mga tatak dito, yun po yung mga kadalasan binubuo ng ating mga collector ng bank notes. Kapag meron kayo niyan, nung isa sa mga ganyan, pwede nyong ibenta yan sa mga collector ng bank notes, okay? Lalong-lalo na kung crispy pag-aagawan yan, mga kapatid, ng ating mga collector ng mga bank notes, okay? So, ayan, kagaya nito, ito naman sa 50 pesos. Hindi na to ganong binibili ng ating mga collector. Pero kung crispy yan, mga kapatid, o uncirculated kung tawagin, pwede pa, mga kapatid, no? Na palitan yan sa inyo ng mga collector ng bank notes, okay? So, ayan, mga kapatid, ganun din sa 100 peso. Ayan, may hinahanap rin sila na, yun, yung tinatawag natin na star note. At teka, mapunta pala tayo dun sa mga error na paper bills, ayan. So, ganito yan, mga kapatid. Ganyan po yung error na paper bills na binibili ng ating mga collector, ayan. Kahit ako, pwede kong bilhin yan sa inyo. Ayan, i-PM nyo ako, picturean nyo harap likod. At isa nyo sa aking Facebook page. Nagko-collect din po ako ng mga error na paper bills. So kapag may nakita kayong kakaiba sa inyong mga paper bills, ayun, maaari nyo pang ibenta yon sa mga collector ng mga error bills, bank notes. Pwedeng-pwede yon, mga kapatid. Yun yung mga mahal ang collector value. So ayun, sana nakuha nyo, mga kapatid. Ano? At para po sa mga nag-aalok sa akin ng mga paper bills, hindi po ako bumibili nito. So, ang posible na bilhin ko sa inyo, mga kapatid, yung error bills. Kung ano man yung klase ng error bills na pwede nyong makita. Shinare ko lang dahil napakarami po kasi nag-aalok sa akin na mga paper bills. Lalo na yung 5 peso na luma, 500, 1,000. So, wala na pong value yan, mga kapatid, lalo na kung circulated. So, yun lang, mga kapatid. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. Please subscribe and follow, mga kapatid, para updated po kayo sa lahat ng mga videos nating ina-upload. So, maraming maraming salamat sa mga susunod na video, mga kapatid. Magpapag-giveaway po tayo at mamimigay po tayo ng papremyo para sa ating mga kapatid na kolektor at sa mga viewers na palagi pong nakasuporta. So, God bless po sa inyo lahat, mga kapatid. Keep safe. Takits na lang po tayo sa mga susunod nating uploads. Good luck po sa inyo, mga kapatid.